Kamusta po kayo mga friends? Pati yung mga hindi ko friends, kamusta na rin kayo? Ayan, super excited po kong yung araw na to. Dahil po, ang ating pong menu ngayon ay isa sa pinakapaborito kong ulam pagdating sa isda. Alam niyo ba kung ano yun? No. Na-present ko to doon sa aking vlog nung nagpunta kami ng Nasugo, Batangas. Yun yung ginataang tulingan. Super sarap ng grabe kasi meron siyang sangkap ng baboy. Naglalagay sila ng baboy and super sarap, grabe. Imbis na hindi ako nag-rice, naparice ako nung araw na yun dahil sa sarap nung ginataang tulingan na yun. And now, itatry natin lutuin yun. Sana lang maging kasing sarap ng luto ko yung ginataang tulingan nila din sa Batangas. Kaya, super excited na ako. Samahan niyo ako sa aking pagluluto. And please don't forget to like and subscribe to my channel para sa mga bagong lutuin aking gagawin sa aking channel. Maraming salamat po! Malapit na po pala tayo maging 100 subscribers, kaya super saya ko. Abangan niyo po yung ating giveaway pagdating po natin ng 100 subscribers. Salamat! Ang unang procedure na gagawin natin is bibili tayo ng dahon ng saging para po sa ating sapin, sa ating kawali para hindi siya manikit. Ayan. Tapos, bumili lang po ako ng liempo. Karamihan po taba, kasi kailangan po natin talaga istaba. Eh, ang liempo, di ba, may laman siyang konti, kaya sinama ko na din siya. Worth 98 pesos lang to para sa ating nabiling tulingan na worth 128 pesos. 7 pieces po siya, kaya, ayan, tinansya ko lang kung ilan din yung baboy. Ganyan po yung paglalagay. And then, bago natin ipapatong yung ating tulingan, yung tulingan po pala natin is pinalinis ko na doon sa binilan ko and then pinapitpit ko na siya. Kasi kailangan yung tulingan natin is napitpit siya. Yung napitpit, ibig sabihin yung parang pinisa, yung ganyan, pinlaten siya. Kasi ganun talaga yung way ng pagluluto. Ayan yung ating tulingan. Tapos, bago natin siya, titimplahan ng asin. Tapos, lalagyan natin siya ng tuyong kamyas para dun sa ating pampaasim. Ayan. Mga ganito lang siya karami. Binabad ko na siya sa tubig para medyo lumambot bago natin siya ilagay. Huwag mo masyadong madami yung ating lalagay na kamyas. Kasi, ito yung pang substitute natin sa kalamansi or sa suka. Ito na yung pampaasim natin. Ayan. Binabad lang natin siya ng konti para medyo lumambot siya bago natin ilagay sa ating isda. Lagyan na po natin siya ng asin. Depende po sa tansyahin lang natin yung alat. Hindi ko muna dinamihan ng asin kasi titikman na lang natin siya mamaya bago natin padagdagan ng ibang pampaalat kasi baka pag nasobra naman tayo ng asin, hindi na natin siya pwedeng bawasan. Ayan. So, dapat daw maglalagay tayo ng tubig dito. Pero ang akin po kasi, ang bumili po kasi ako ng gata, tapos humingi na rin ako ng pangalawang gata. Para imbis na tubig yung ilagay natin, mas okay na yung pangalawang gata, di ba? Kaya yun yung ilalagay natin, yung pangalawang gata. Para sa ating tubig. Hindi na tayo maglalagay ng tubig, pangalawang gata, para mas malasa talaga siya. Depende po sa dami ng sabaw na gusto nyo, pero sa akin gusto ko kasi medyo malapot siya. Kaya konti lang muna. Para lang to sa pampalambot ng ating tulingan at sa ating baboy. Kasi kailangan nating lutuin muna yung baboy at saka yung tulingan. Pakuluan po muna natin siya. Tapos, bago natin lagay yung kamyas natin. Mamaya na lang natin ulit tikman kung tama na ba yung asin niya bago tayo magdagdag ng kamyas. Kasi sabi nila maasim daw itong kamyas eh. Kaya dapat tansyado natin. Ayan. Pwede na po natin siyang pakuluan para po maluto yung ating isda. And then, pag pumulo na po siya at alam na natin luto yung ating isda at ang baboy, tsaka po natin siya titimplahan, tapos ilalagay na natin yung
unang gata, yung purong gata para sa panghuli nating sabaw. Habang naghihintay po tayo sa ating pagpapakulo, ayan, maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe naman po kayo. Tulungan po tayo, Pinoy to Pinoy, diba? Tulungan lang po tayo, diba? At sa mga nagpapahag sa akin, ayan, nahag ko po kayo, wala lang pong iwanan ha. Basta tulungan lang tayo, kapwa Pinoy tulungan natin, walang laglagan, diba? Tsaka ayan, may bago nga ba lang pakulo, para lang may blue ako kasi hilig po talaga ako sa blue, super love ko ang blue. And then yun nga po, yung sa background natin kasi nasa tindahan po tayo ngayon, usually dito po ako nagluluto, hihira po sa bahay natin kaya medyo maingay, pagpasensya na guys, pinapakuluan na natin yung ating tulingan. Yun o, diba? Parang kasasalang pa lang natin siya, super sarap na niya. Nag-fasting naman ako ng 20 hours kagabi. Ay, mula kahapon, 1 p.m. and then 8 ako nag-almusal. Kaya baka pwede naman ako mag-half rice, di ba mamaya? Oh no! Sige na, please. Bawiin na lang natin sa fasting. Ang sarap kasi nito sa kanin. Sobra. Ayan. Humihit lang po yung ating apoy kasi di ba ang isda naman is madali nang maluto. Kailangan natin lutuin nasa ilalim yung baboy. Yun yung kailangan natin lutuin. Tapos yung baboy na yun is mamantika siya. Yun yung magiging mantika nitong ating tulingan. Super sarap. Takpan po ulit natin muna siya. Kulo po tayo. Meron po pala tayong ilalagay na isang panimpla. Ito, magic sarap. Yan lang po yung kaisa-isang panimpla na nilalagay natin bukod sa asin. Lagay na po natin siya para mamaya titikman na lang natin siya kung anong kulang. At saka para ma-absorb na rin niya yung lasa. Grabe guys, oh. Bango ng gata. Maglalagay pa naman kasi tayo mamaya ng purong gata eh. Kaya tatabang pa yan. Huwag muna natin ubusin ito. Dagdag na lang natin pag unang pa siya. Nangangamoy na siya. Sarap. Once in a while, ayan guys, nakikita nyo ba? Paluto na siya. Pero yung ibabaw niya is medyo hilaw pa. At ayan, naririnig nyo ba? Pumuputok yung mga taba sa ilalim. Para nagpuputukan siya kasi siguro naluluto na siya sa ilalim. At ang bango na niya, sobra. Wala pa yung purong gata dyan. Takpan pa ulit natin para ma-sure natin na maluto na yung ating isda. After 10 minutes natin siyang pakuluan, eto na po siya. Titikman ko muna siya guys ha, kung ano pa ang kulang natin. Kasi medyo luto na yung, ayan, medyo malapit na maluto yung tulingan natin. Pero steam pa natin siya ng konti, kailangan lutong luto yun. Tikman muna natin ha. Para alam natin kung maalat or kulang. Ay, grabe. Ang sarap. No joke, guys. Yung asim. Ang sarap ng asim niya. Tapos yung ano, yung lasa ng taba. Nalalasahan ko na siya. Yung pag, ano niya, sarap. Grabe. Tansyahan ko palang nilagay yung panimplo. Is masarap na. Pero mamaya, tikman ulit natin siya. Pag nalagay na natin yung purong gata. Kasi yung alat niya kasi, esakto lang. Ang sarap, grabe. Corny ko, no? Pero talagang sarap eh. Alam niyo ba, ako, minsan lang ako tumigil ng lutuin. Alam ko kung masarap or hindi. Hindi naman sa pagmamayabang, di ba? Kasi, ewan ko ba, hindi naman social yung panlasa ko. Pero, basta, sabi nga nila parang arte ng panlasa ko. Pero, syempre, alam mo naman, di ba, kung masarap o hindi. Pero ang sarap na, grabe. Yun lang, yung timpla natin isakto pa lang. And then, alam ko, tatabang yan ng onti pag nilagay na natin yung gata. So, mamaya na natin siya dadagdagan ng panimpla. Ito, siguro ubusin na natin ito mamaya, yung magic sarap natin, pag nilagay na natin yung purong gata. Sana malapit na siyang maluto kasi super, super excited na ako. Talagang matikman siya with half rice. Peace, Winnie. Shout out kay Winnie. Mag-rice ako ngayon half. Babawiin ko na siya ng fasting.
the check it. Ayan. And this. Ngayon, ayun, pumuputok yung baboy na nakakatakot. Ngayon, try ko muna siya lagyan ng 1/4 cup ng purong gataw. Para matikman natin mamaya yung dinamnam. Para lang ano, may konting dapot na siya bago tayo maglagay mamaya ng panghuli nating gata, ng purong gata. Kasi once na nilagay natin yung purong gata, grabe, lalo na yung dadapot. At saka lalo magiging malinamnam yung lasa niya. Takpan ulit natin. Dagdagan ko lang siya ng purong gata. Kasi baka manikit yung ilalim. Medyo nauubos na yung pangalawang gata na nilagay natin kanina. And gusto ko kasi maluto pa yung tulingan kasi hindi pa siya ganun kaluto. Ayan. Kaya nagdagdag ako muna ng 1/4 cup ng purong gata. Marami naman tayong gata dyan na puro na binili. Worth 50 pesos. Dagpas siya ng 1/4 kilo yung ating purong gata. Pinili ko kasi siya ng gata. Ngayon guys, nag-add pa ako ng 1/4 cup ng gata para sa ating sawo. Kasi feeling ko naninikit na yung ilalim. Ayan. Tapos, inubos ko na yung ating magic syrup na natira kanina. Para tikman ulit natin siya mamaya kung ano pa yung kulang niya. Guys, malapit na maluto yung ating gata. Inubos na natin yung ano ha, yung worth 50 pesos na purong gata natin. And then medyo inaalis na lang natin yung sabaw, pinapalapot na lang siya natin ng konti. At nagdagdag ako ng konting asin. Kasi syempre tumabang siya, nilagyan natin ng gata. Maya-maya magmamantika na yan. Amoy na siya eh. Amoy na yung parang oil nung gata natin. And yung baboy natin. Ayan, super bango na niya guys. At yan, maya-maya, pwede na po ito. Ayan. Thank you for watching guys. Enjoy kayo sa inyong pagluluto ng ginataang tulingan. Sana magustuhan nyo yung aking way ng pagluluto ng ginataang tulingan. Ayan, courtesy of Ate Alicia ng Nasag Bubatangas. Salamat sa recipe na to. Super sarap. Grabe. At kaya lang, kailangan natin mag-control sa rice natin. Ayan. Thank you for watching guys. And please, don't forget to subscribe on my channel para updated po kayo every time may mga bago tayong lulutuin menu. Diba? Simple lang siya, pero masarap. Ayan. Nakakatulong para sa ating mga simple wife, simple taong bahay. Taga dito. Taste test! Excited na ako. Balik ko mo ako ng isang